Isasalang sa hot seat question si Health Secretary Francisco Duque ng mga senador kaugnay sa alegasyon ng katiwalian sa PhilHealth. Obserbasyon ng mga mambabatas, tila nananahimik ang kalihim sa issue. Si Mean Corvera sa detalye. Gigisahin ng mga senador sa Martes si Health Secretary Francisco Duque III hinggil sa pananahimik nito sa isyu ng mga katiwalian sa Philippine Health Insurance Corporation. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, katakataka ang pananahimik ni Duque, samantalang isa ito sa mga opisyal na dapat agad umaksyon nang pumutok ang isyu, lalo na ang ginawang advance payment sa mga ospital sa ilalim ng interim reimbursement mechanism. Bilang miyembro ng board ng PhilHealth, command responsibility ng kalihim na imbestigahan ang mga idinadawit na opisyal, maliban na lamang kung dawit ito sa katiwalian. Dapat nga isa sa mga una, kung hindi unang-unang nagpaliwanag sa publiko at mga PhilHealth members, at unang-unang ipinanatag ang loob ng publiko tungkol sa kalinisan at katatagan at pag-aayos sa loob ng PhilHealth, lalo na nasa loob tayo ng pinakamatinding health crisis, itong COVID-19 pandemic. So yes, I and my colleagues will ask him all the questions at ina-expect ko talagang sasagot sila ng kumpleto at tapat. Kinukwestiyon ng senador ang paulit-ulit na pagkakasangkot ni Duque sa mga anomalya at dapat lang itong magpaliwanag. Tinukoy ni Hontiveros ang pagkakadawit ni Duque sa PhilHealth cards distribution noong 2001 hanggang 2005 na nagkakahalaga ng 490 million batay sa report ng Commission on Audit. Si Duque ang nakaupo noon bilang presidente ng PhilHealth. Noong 2005 hanggang 2009, kwestiyon na rin ng COA ang administrative expenses ng PhilHealth na umaabot naman sa 80 hanggang 200 million pesos kung kailan si Duque rin ang chairperson ng PhilHealth at kalihim ng Department of Health. Halos dalawang dekada na anya na nakaupo sa pwesto si Duque kung kailan matindi rin ang mga nadidiskubreng anomalya sa ahensya at dapat lang malaman ang lawak ng nalalaman ito sa katiwalian. Sa nakaraang dalawang dekada ay nag-okupa ng mga importanteng posisyon sa loob ng PhilHealth management at mismo sa board. So ngayon na renewed na mga issue ng korupsyon laban sa PhilHealth at inulit yung akusasyon na may mga grupo o may mga mafia sa loob. Then, dahil second term na nila ngayon bilang chairperson, yes, he is obliged to shed light, tulungan ng Senado, alamin ang buong katotohanan at yung kanyang mga dapat na revelation sa amin ay maging basehan din ng aming mga rekomendasyon. Paano once and for all buwagin ang anumang mga grupo o mga mafia sa loob at once and for all siguruhin na moving forward maprotektahan ang PhilHealth at lalo maprotektahan ang pera ng mamamayan laban sa totoong korupsyon at laban sa mga paulit-ulit na alegasyon ng korupsyon. Para kay Senator Sherwin Gatchalian, imposibleng walang alam si Duque, lalo na si PhilHealth President Ricardo Morales. Dismayado si Gatchalian sa kawalang aksyon ng mga opisyal gayong inilagay sila sa pwesto ng Pangulo para maging tagapagbantay. Duque is the chairman, no? So he sits in the board. And the board should know all of these things happening. In fact, all the policy, all the financial aspects, the board has control over it. And siya being the chairman, dapat alam niya nangyayari ito at nai-report to sa it's true that Morales is the CEO and the president, so he runs the show there. Yung day-to-day, yung operations, siya talaga ang may call dyan. Kaya ako hindi ako naniniwala na, na hindi alam ni Morales yung nangyayari dito dahil ikaw yung araw-araw nandyan, supposedly. So, kung araw-araw ka nandyan, imposible hindi mo naririnig o hindi ka, wala kang kamalay-malay sa nangyayari. But having said that, stop the corruption in PhilHealth. The chairman wields a lot of influence. At kung may narinig ka, pwede kang kaagad mag-alarm ng alarm bells and start an investigation on yourself. Investigation on PhilHealth.
Samantala, welcome development para kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang ginawang pagpapatigil sa distribution ng IRM. Magkakaroon na ani ng pagkakataon ng Ombudsman at Commission on Audit na ma-account ang 14 billion funds na ipinamahagi sa mga pribado at mga pampublikong ospital at iba pang mga healthcare institutions. Para sa Eagle News, may Ann Corvera. We live in interesting times.